Papalitan nga ng rubber stopper ng engine hanger na ADV-160. Kung napanood nyo yung vlog ko nung engine hanger reset, mapapansin nyo din na nalaspag yung rubber stopper ko sa ibabaw kasi mali yung position niya from factory. Meron kasing tamang position yung engine hanger natin. Ang maramdaman nyo pagka mali yung position yon, yung kapag mabilis yung pasok nyo sa humps, parang kumakaldag siya na ganun. Parang yung rubber mallet na pinupok mo sa bakal, ganun yung pakiramdam. Palitan na natin kasi nga laspag na yung ibabaw nun sa akin. Pati ilalim, palitan ko na rin. Dalawa yung binili ko. Sa Shopee ko nabili to. Lagay ko rin yung link dito sa description. Ito yung code nung rubber stopper na pang 160. Lahat ng 160 ni Honda. Para-paras lang sila. Nabaklas ko na rin yung mga kailangan baklasin na fairings, yung upuan, itong gilid. Mas maganda kung baklasin to para mas may access tayo. Tapos itong part na to, kailangan baklasin din talaga to. Pero ang ginawa ko kasi, binutasan ko siya dito ng tubo. Ayan, dito. Para may access ako doon sa dalawang bolts niya. Magkabila yan, binutasan ko. Ito yung pwede nyo gawing reference kung halimbawa ayaw nyo magbaklas na nito. Kasi marami talagang babaklasin yan. Para ma-access lang tong bolt na to, magkabila. Matatakpan din naman to ng cover niya kapag binalik mo na ganun. Kaya okay lang. Luwagan na muna natin itong magkabila. 14mm yung size niya. Kung wala kayo nitong impact wrench, pwede nyo gamitin is breaker bar. Tapos tubo para mas may leverage. Tapos lulugan ko lang siya na magfa-flush lang yung sa kabilang side niya sa bolt. Pakita ko na lang mamaya. Lugan ko muna. Ayan, okay na to. Yung kabila naman. Ganyan lang dapat yung luwag nyo. Papantay nyo lang dito yung bolt. Same din sa kabilang side. Pantay lang din natin dito yung pagluwag niya. Ito yung rubber stopper na papalitan natin. Nilagyan ko na lang yan ito, kumbaga workaround ko, nung hindi pa dumadating yung rubber stopper ko. Ngayon, try natin tanggalin ito, sisikwatin natin kung maalis natin. Gamit tayo ng T-wrench dito para mabuka natin siya. Ayan, ganyan. Tapos alisin ko muna itong interior na nilagay ko para mas masikwat natin siya. Mighty band kasi ito eh. Medyo mahirap siyang alisin na naisip ko na lang lagaring bakal ito. Kakat ko na rin dito sa may bandang ilalim. Papantay ko na para di mas madali natin siyang matanggal. Ingatan nyo lang na matamaan yung mismong engine hanger. Kumbaga yung rubber lang ang kakat natin. Ito na yung pinagtanggalan natin tsaka yung rubber niya. Medyo nahirapan ako kasi meron yung interior na nakapatong dito. Kaya masikip. Mas maganda rin kung isa side stand nyo para mas lumayo yung gap dito. Mas madaling ma-access, madaling malagari. Ito naman putulin na rin natin para madali natin siyang matanggal or mayangat. Cut ko lang ng gunting. Angat natin siya. Mas madali ito kung meron kayong katulong. Hindi mahirap pag mag-isa lang eh. Iangat natin dito ng T-wrench. Tapos saka natin siya palabasin. Medyo lumalabas naman. Kalabas na oh. Ah, tanggal na natin. Yung ilalim na part naman, naalisin ko na lang din. Dapat naman doon, naka-center stand. Para ito, mas lumapat dito. Tapos yung ilalim naman ang may space na malaki. Pag naka-center stand siya, mas malapit yung gap niya dito. Pag naman nakababa yung motor, mas malayo naman yung gap niya dito. Ngayon, masusungkit na natin yung ilalim. Alisin ko na lang kasi hindi ko rin mapapakita sa camera. Medyo mahirap yung angulo eh. Itong ilalim na part, ang ginawa kong diskarte, nalis ko to. Para ma-access ko siya dito sa kabilang side. Ito lang kasi yung part na pwede mo siyang ikalang para maitulak ko siya paunti-unti palabas pa ganun. Kasi syempre para mapalabas natin kailangan natin tiinan yung sa butas para gumanon siya. Ito malapit ko na siya maalis, konti na lang. Yan, medyo napalutang ko na. Pero kung babaklasin nyo itong fairings dito sa harap, mas madaling i-access to. Hindi ko na kasi siya binaklas kaya medyo natagalan ako. Kumbaga hinahanapan ko siya ng diskarte. Tanggal ko na yung sa ilalim na part. Tanggal ko na yung bolts ng rear shock sa ilalim. Pagka nakatanggal yan, ayun yung play niya. Ito sa ibabaw mo, mas madaling ilagay. Mas may space kaysa dun sa ilalim. Ilalim muna kabit natin. Pinakamadaling way pala para matanggal kabit nyo yung mga rubber stopper. Tatanggalin nyo na talaga to, itong dalawang bolt na to. Tapos iusod nyo na konti yung makina. Kaya lang kasi wala akong katulong na pag-align kaya mahihirapan ako. Kaya tinatry ko siyang ikabit na hindi naalis to. Masikip siya. Mukhang mahirapan ako dito. Hindi obra. Kailangan yata talagang alisin. Patunga ko muna ng upuan to. Itong part sa harap, sa ilalim. Para pag tinanggal natin yung dalawang bolts, hindi mahuhulog syempre. Kailangan natin. Patulong na lang kay OBR mamaya. Pag-align. Tanggal na natin yung isang bolt. Yung kabila naman.
Opya. Yung sinasabi ko, mabagsak siya. I-align natin yan mamaya pa ganyan. Ang hirap pag mag-isa oh. May ako na problema yung alignment. Ikabit na muna natin yung bushing. Unahin natin tong ilalim. Duwag na ng space oh. Kabit na agad. Dapat pala ganito na ginawa natin kanina. No? Ito rin pala ending eh. Shoot lang natin. Make sure na nakapasok yung ano sa butas. Kuntil. Ano kaya nakabit na to? Kabit naman natin yung sa ibabaw. Same lang naman yan. Paras ang part number. Mat lang natin tong chassis. Shoot natin siya dito. Dapat natin yung kuntil. Yan, okay na. Ang poproblemahin lang natin ngayon yung alignment. Magpapatulong ako kay OBR nito. Masok siya dito kaso hindi pa siya align. Ang kabila muna, i-align natin. Na-align na naman ni OBR. Nakabit ko na to. Tsaka yung kabila. Ito. Kabit ko pala muna itong rear shock. Bito lang ako. Ngayon natin i-torque to. Higpitan ko muna ng hand tight lang. Set naman natin yung position ng engine hanger. Dapat nakababa yung motor. Nakababa ng center stand. Tapos iangat natin itong likod. Kumbaga yung ilalim na part ng engine hanger na may bushing. Dapat nakalapat siya dun sa ilalim na part ng chassis. Itong ibabaw dapat ito yung pinakamalayo yung gap. Sikwatin din natin ng T-wrench dito. Bago higpitan. Higpitan mo na. Sige. Nakasikwat. Chas nakaangat. Kabila naman, ikwitan mo din yung kabila. Kita mo, sagad mo. Baga nahigpitan na ng konti, pwede na i-torque. 59 Nm yung torque nito. 14mm, size ng socket. din itong kabila. Rear shock mounting bolts, higpitan natin. 24 Nm. 24, kabila din 24 Nm. Pag naka-center stand siya, halos dikit siya dito. Tapos dito naman sa ilalim, nakaawang siya. Pero syempre, ginagamit natin ang motor, nakababa yung sa center stand. Dapat ganyan yung position ng engine hanger. Malayo yung gap dito. Tapos dun sa kabilang side is dapat nakadikit siya dun. Ito, awang. Para pag nag-play siya or medyo malalim na lubak, hindi tatama to, itong bakal na to dito. Kasi nai-squeeze yan kapag mali yung position, nakaganon. Kaya tumatama kagad to dito. Yun naman yung naging cause nung pagkasira ng rubber stopper dito. Kaya parang pit-pit na pit-pit yun. Mali yung position niya from factory. In-adjust ko lang talaga yun tapos nawala na yung kaldag niya. Bagay tinama ko lang yung position. Wala nang kaldag, hindi na tumatama dito. Kabit ko na lang yung mga fairings ni ADB tapos i-test ride na natin. Tingnan natin kung kakaldag siya. Ngayon nabago na yung rubber stopper natin. Kung sakali na maramdaman ko na kubaldag siya sa humps, pwede ko siyang lagyan nito ulit nitong interior na dalawang patong. Tapos mighty band ko ulit dun sa ibabaw na part. Para pagka nagtama siyang ganun, hindi agad siya magbabakal sa bakal. Kaldag test. Try natin dito sa humps kung kakaldag siya. Wala nang patong na ano yun, interior. Bilisan natin yung bagsak. Wala. Wala talaga siyang kaldag. Unlike nung kapag mali ang position ng engine hanger, which is normal, nakakaldag talaga siya. So try natin dito sa isang humps nito. Wala na talaga. Wala nang kaldag. Ayun, hindi ko na siya lalagyan nung interior na dalawang patong na ginawa ko nung last time. Although yun kasi is workaround ko lang kasi nga napitpit na yung rubber stopper kaya nilagyan ko noon. Ayun, ngayon na bago na yung rubber stopper natin, hindi ko na siya lalagyan noon kasi wala naman siyang kaldag na testing naman natin doon sa dalawang humps doon. Doon usually yung pag mabilis yung pasok ko sa humps, yung pagbagsak niya na gano'n lalo pag may angkas, para siyang yun nga kumakaldag, parang pinupukpok na rubber mallet sa bakal. Yun naman ang cause noon is yung maling ayong position ng engine hanger. So yun yung proper position, nakasagad siya dun sa may ilalim na part ng chassis, yung rubber, tapos yung kabilang side na rubber is, yun ang pinakamalaki dapat yung gap. So, halimbawa, mali yung position sa inyo, pa-reset nyo na lang, pwede naman niya i-reset sa kasa. Tapos, ang workaround na pwede nga, kapag halimbawa, napit-pit na yung ano nyo, tapos wala pa kayong pamalit, lagyan nyo na lang muna ng interior. Ngayon, okay na to. Ayan, na-test ko na. Although, na-test ko naman na to talaga kahapon, lumabas ako kahapon eh. Wala talaga siyang kaldag. Ang senyales din pala na mali yung position. Ay, ito. Nakasignal na to eh. Sumingi it pa yung motor. Ang senyales din pala na mali yung position ng engine hanger nyo is parang mababa yung motor sa likod ang haramdaman nyo. Kasi pag na-reset mo yan, parang mag-full play yung shock or parang tataas yung shock nyan eh. Yun yung naramdaman ko anong na-reset ko. Parang tumaas talaga yung likod nya.
parang nag-lift yung likod, kumbaga. Tapos kapag na-reset yan, syempre mas gaganda na yung play ng suspension. Kumbaga magpe-play siya ng full yung suspension natin sa likod kapag katama yung position niya. Lagay ko na lang yung link nun sa description or comment section para kung limbawa palitin na rin yung inyo, orderin nyo na lang. Made in Thailand yun nabili ko eh. Parang mas maganda yata yung quality pa ganun. Hindi ko alam ha. Kasi usually diba, made in Indonesia. So ito nga tapusin yung vlog. Jogging lang kami ni OBR. Early morning exercise.